mga ka-Frozen, nandito na naman po si Mama Heidi para magbigay ng dagdag kaalaman about Frozen products business, online selling at mga diskarte paano po tayo magkakaroon ng extra income. At kung interesado ka, just keep on watching! Pero bago ko umpisahan ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga diskarte ni Mama Heidi paano tayo magkakaroon ng extra income. Meron po akong good news sa inyo. Monetize na po ang channel ko at maraming salamat po sa lahat ng nagtiwala at naniwala kay Mama Heidi. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako rito ngayon sa YouTube. At maraming salamat kay Lord kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ako rito ngayon sa kinatatayuan ko. Ang topic natin for today is about myself. Share ko lang po yung mga experiences ko sa buhay at sana kapulutan nyo ng konting aral. Ako po si Mama Heidi, isa po akong single woman na nangarap at nagsumika para sa pamilya. Ngunit sa kasamaang palad napauwi sa Pilipinas nang dahil sa COVID. Noong una, hindi pa po nagsisink in sa utak ko na wala akong trabaho. In-enjoy ko lang muna yung time na kasama ko yung mga anak ko, yung pamilya ko. At dumating po sa point na nag-isip ako ng pagkakakitaan ng extra income dahil po siyempre, lahat ng pera palabas, yung pang-budget natin, ang uubos na yung ipon natin, siyempre dapat bago maubos, makagawa ka na ng paraan. Ang una ko pong tinry, una po ang gusto ko po talagang maginegosyo is ukay-ukay. Dahil po yung kumari ko, siya po yung nagsabi sa akin, yung po kasi yung negosyo niya na maganda nga po yung kitaan sa ukay-ukay. Pero naghingi po ako ng mga advice sa mga mahal ko sa buhay kung maganda bang pasukin ko itong negosyo na to. Yung sa asawa ko, umukay naman po siya, wala pong problema kasi lahat naman po ng mga gusto kong gawin or lahat ng mga idea na naiisip ko, okay naman sa kanya. Hanggang si tinanong ko rin yung kapatid ko na okay bang pasukin ko yung pagbibisis ng okay-okay, pero sabi sa akin ng kapatid ko, ate, pandemic ngayon, may COVID, mahirap na kasi yung mga okay-okay galing sa ibang bansa, tapos ipapaship pa. So, nag-isip-isip ako, o nga, hindi rin natin masabi. Kaya, hindi ko po tinuloy yung pag-ukay-ukay ko. Then, nagbalik po ako ulit sa YouTube. Kasi dati na po ako nangarap sa YouTube, kasi alam naman po natin na kapag nag-YouTube, hindi naman po lahat, pero may mga tao pong nagkakaroon ng magandang buhay dahil sa YouTube. Nabibigyan nila ng magandang kinabukasan yung pamilya nila sa tulong ng YouTube. Nag-YouTube ako, dahil mahilig ako magluto, yun yung mga vilinag ko. Tapos about sa mga ayong anik-anik, yung mga pagpapaganda. Tapos yung travel vlog ko, yung mga pinuntahan ko sa ibang bansa na i-vlog ko din. Dumating pa sa point na halos hindi na ako matulog, magkaroon lang ako ng vlog everyday. Kasi pag-i-edit, pag-iisip ng content. Alam niyo sa pag-YouTube, hindi po ganun kadaling pumasok kasi para kang dumadaan sa butas ng karayom. Sa mga hindi nakakaalam, ang requirement sa YouTube is 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. So, hindi po napakadaling requirements yun para ma-monetize ka. Pero, hindi po yun naging hadlang para hindi po natin ipagpatuloy yung mga pangarap natin. Kasi, kapag nangarap ka, kailangan mong pagsumikapan at kailangan mong pagpuyatan. Kailangan mong magsumikap at kailangan maging dedicated ka. Kapag meron kang tinanim, meron kang aanihin. Ayun na nga, dahil mabagal yung pag-grow ng YouTube ko, nag-isip ako na ibang pagkakakitaan. Ang una kong pinasok is yung frozen products. Yung asawa ko lang talaga yung pumilit sa akin kasi hindi ako masyadong familiar sa frozen foods na business at hindi ako ganun ka-interesado. So kumuha kami sa kaibigan ng asawa ko ng frozen foods, worth 4,000 pesos yun. Hindi ako masyadong kumuha ng marami dahil maliit lang po yung ref namin. Doon ko lang ilalagay sa lagayan ng yelo. And then, ayun, pinost namin yung tarpaulin sa labas ng bahay namin, nilagay namin. And then, may mga bumiling mga kapitbahay, okay naman yung naging benta. Tapos yung iba, kinain na lang namin. And then, may mga nagtanong na gustong mag-reseller. Nagtanong sa Facebook ko kasi pinost ko yung product lahat sa Facebook ko. Pero naisip ko, kung magiging reseller ko sila, tas reseller lang din ako, so parang hindi rin magiging maganda yung benta nila kasi napatungan ko na yung item . So pinag-isipan kong mabuti kung papasukan ko yung frozen products. And then, yung kaibigan ko, inalok akong mag
franchise ng IC Ice Cream. Sinabi niya sa akin yung puhunan na worth 1,800 plus nga. So sabi ko sa isip ko, sige nga, itry ko. Kaya ko namang mamuhunan ng 8,000. Kasi meron pa akong ipon by that time. Tapos, sabi niya sa akin, sige na, itry mo kasi nasa gilid ka ng kalsada, maging mabenta yan sa inyo, tatangkilikan niya ng mga bata. Hanggang sa iyon na nga po, nag-try po ako na mag-franchise, so na-aprubahan naman po ako. Tinangkilik naman po ng mga kapitbahay namin. Naging maganda po yung benta. Yung unang araw namin, kung hindi ako nagkakamali, nakakulang 800 pesos ako, parang 778. So, hindi na masama sa isang araw. And then, syempre, hindi naman po sapat yun eh, magkaroon ka lang ng ganong klase ng pagkakakitaan. Nag-isip pa po ako ng ibang pagkakakitaan. Hanggang sa habang nag-i-scroll ako sa Facebook, nakita ko po yung chicharon. Yung chicharon, syempre, nagtanong ako ng nagtanong. Diba sa Facebook, may marketplace, tapos yung mga nagpo-post, mag-i-inquire ka. Hanggang sa hinanap ko yung direct manufacturer ng chicharon at nahanap ko. Kumuha po ako yung unang kuha ko, tinry namin mag-asawa, 50 pieces lang na chicharon, 50 packs. Yun po, wala pang may order sa akin na nakipagsapalaran lang ako. At syempre, kailangan mong i-push na ibenta kasi nasa sayo na yung unahan. Dumating pa sa point na gusto na namin i-stop yung pag-chicharon kasi yung supplier na napuntahan namin, may makunat, may nagreklamo. So, syempre, nawindang ang lola mo. Sabi ko, eh, hindi rin pala ganitong kadaling magtinda ng chicharon. Pero sumubok ako ng sumubok at hindi ko tinigilan. Tinry ko pa din, tinry ko ng tinry. At kung nakikita niyo po sa ibang vlogs ko, makikita niyo po ang dami ko na pong order ng chicharon weekly. At minsan, 250 packs po ng chicharon ang nabibenta namin per week. At sobrang hindi na po masama yun, di ba? And then, ayun nga, habang meron na akong chicharon, meron na akong icy ice cream, pinag-aralan ko yung sa frozen foods. Naghanap ako ng mga direct supplier. Pinagpuyatan ko po yun bago ko makuha yung mga direct na planta at manufacturer. Kasi po, kailangan pagkapasok ka sa business, pag-aralan mo muna kung tama ba itong papasukin mo. Siyempre, step-by-step process para pag nandun ka na, may idea ka na kung ano yung gagawin mo. Hanggang sa naging busy po ko sa pagninegosyo, sa pagtitinda, na-set aside ko na yung YouTube. Hindi ko na siya masyadong nabigyan ng atensyon dahil nga hindi ko na po kayang pagsabay-sabayin. Tapos, syempre, busy sa tindahan, may module pa yung mga anak ko. Tapos, sabi nung anak ko, Mama, bakit hindi mo itry yung YouTube? Bumalik ka. Meron din akong kaibigan na nag-YouTube na ini-encourage niya akong bumalik kasi na-monetize na siya. Tapos, may mga YouTuber akong pinapanood about business po yung topic nila na sinishare nila yung knowledge nila sa business, sa pagtitinda, sa sari-sari store. At meron din po akong isang motivational speaker na na-inspire niya ako na magbalik din ako sa YouTube. Sabi ng anak ko sa akin, Mama, bakit hindi mo i-vlog yung business natin? So, nagkaroon po ako ng idea. At kung hindi niyo po na itatanong, last March, lumagapak po yung benta namin. At lahat po ng negosyante at mga kilala kong mga nagninegosyo, kahit mga tindahan, sobrang tumal po nung March. Kaya nagkaroon po ako ng chance na bumalik sa YouTube. Kasi nagkaroon po ako ng enough time. Kasi hindi po ako sanay ng walang ginagawa eh. Sanay ako na busy dahil sa barko, trabaho namin eh. Sobrang busy namin doon. Wala po kaming day off. So ayun, bumalik ako sa pag-YouTube ng March. Patuloy pong tumaas yung mga subscriber ko at watch our time ko. At April 1, in-email po ako ng YouTube na pwede na ako mag-apply for monetization. At April 2 po, monetize na ako at maraming maraming salamat po sa inyong lahat kasi kung hindi dahil sa inyo, kung hindi kayo naniwala kay Mama Heidi, wala po ako dito ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber ko, sa lahat ng mga nanonood ng mga YouTube videos ko at sana may makapunutan kayong aral para ma-share ko sa inyo yung mga experience ko sa buhay. Ang lesson lang po dito is, number one, kapag maganda po yung kita mo, mag-ipon ka. Kasi, kung lahat lang ng pinagpaguran mo, pinagtrabahuan mo is gagamitin mo sa wala or magiging maluho ka. Tulad niyan, emergency, nagkaroon ng COVID, walang trabaho. Paano mangyayari sa atin? Nga! Para tayong makapag-isip ng bagong negosyo. So, kailangan po nating magtipid-tipid para po, in case of emergency, meron tayong dudukutin. Number two,
kapag may pangarap ka, pang sumikapan mo at pang trabahuan mo, lahat yan magiging worth it. Yung fruit of labor mo, makikita mo yung pinagsumikapan mo na umuusbong, kahit pa unti-unti, hindi ganun kabilis, pero nakikita mo, may progress. Man, ganun kalaki yung magiging sweldo ko sa YouTube, kasi small-timer lang naman akong YouTuber, sa gilid-gilid lang tayo, dahil. Pero alam mo yun, na meron kang extra income na papasok, at passive yun, tuloy-tuloy, kahit hindi ganun kalaki, malaking tulong yun para sa akin at para sa pamilya ko. Kaya sa mga nagbabalak dyan na mag-YouTube, push nyo na yan, dahil. Huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon. Kung alam niyo may potential kayo na magsalita sa harap ng cellphone niyo, go, go, go! Number 3, huwag kang magmadali. Kasi it takes time. Lahat ng bagay, may kanya-kanyang tamang panahon at tamang oras. Tulad ngayon, isa na akong ganap na vlogger. Number 4, maniwala ka lang sa sarili mo. Ipakita mo lang yung best mo kay Lord. Galingan mo, at sa tamang panahon, makikita mo yung tunay na tagumpay. Isang small YouTuber lang ako, pero para sa akin, isa po itong achievement na nakapasok ako sa YouTube at nakuha ko yung requirements niya. Dahil akala ko dati, napaka-imposible na makapasok ako sa YouTube kasi napakahirap ng requirements. Pero, walang imposible kapag pagsumikapan mo isang bagay. At lahat yun worth it. Siyempre, huwag din natin kakalimutang tumawag sa kanya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala tayong lahat dito sa kinatatayuan natin. Sa mga OFW dyan na gustong umuwi sa Pilipinas at magkaroon ng sariling negosyo, ito na po yung chance nyo para maiba naman po yung inyong buhay at makapili nyo yung mga mahal nyo sa buhay habang meron po kayong pinagkakakitaan. Mag-iingat po kayo palagi. Huwag nyo pong kakalimutang uminom ng vitamins at kung hindi naman po importante, huwag na po tayong lumabas. Maraming salamat po sa lahat. See you again on my next one. Bye!